Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Itong ating almusalita sa araw na ito, September 8, karawan ng ating mahal na ina. Kaya huwag makalimutan dumalo sa simbahan at talagang yakapin halika ng ating mahal na ina sa langit. At huwag makalimutan din magsimba ngayong araw ng Linggo. Ang ebanghelyo natin ngayon ay Luke 14, 25-33. Ako po si Father Luciano Feloni, cura paroko ng Kristong Hari, Dambana ng mga kabataan sa diocese ng Novaliches. Sabi ni Jesus sa Ebanghelyo, "If you come to me unwilling to sacrifice your love for your father and mother, your spouse and children, your brothers and sisters, and indeed yourself, you cannot be my disciple." Ang Panginoon una, sakalang iyong pamilya. At alam nyo, kung ito'y malinaw sa ating, ang Panginoon una, sakalang ang family ko, ang Panginoon una, sakalang ako, maraming bagay ay makakaroon ng tamang orientation, tamang position, at mapunta sa tamang lugar. Maraming beses kailangan pumili. Hindi ibig sabihin na talikuran o kalimutan o labanin ang iyong pamilya, no. Pero maraming beses may mga values bilang tagasunod kay Kristo na minsan di nagets ng family. And you have to make a decision. I'm thinking of all the people na iniisip, halimbawa magpare o magmadre at tumutol ang magulang, and you have to decide. I'm thinking ng mga tao na nagsisimba araw-araw pero hindi magets ng asawa, kaya binabawalan na magsimba araw-araw, and they have to make a choice, they have to make a decision. I'm thinking of all the people na naglilingkot ng tahimik at ng tapat at sinabihan ng pamilya na ganito para umunlad ang kumpanya natin, ang family business natin, kailangan medyo imekaniko yung mga papeles para yung BIR ay hindi mataas ang taxes, at yung Christian na hindi masigmura yung gawain na yan, utos ng family, utos ng Panginoon. How to coordinate that? Yun ang point ng ebanghelyong ito. May times na you have to choose. Kapag ang Panginoon is your top one, no doubt, priority ng buhay mo, then everything falls into place. Pero kung pagdating ng pressure ng family at ng Panginoon, nilaglag ang Panginoon, maraming gulo ang darating sa buhay. Because what He asks is for our goodness. Wala siyang ibang hihingi na hindi para sa ating ikabubuti. Choose well and live happy. Kung nagustuhan mo ang video ng ito, pass it on. Sa ganon, punuin natin ng good news sa social media. Let's make every day the Word of God viral. God bless.